Marami pang lugar sa Pilipinas ang nangangailangan ng patubig at ang gobyerno ay hindi tumitigil sa pagtugon sa ibang nangangailangan. At para sa mga nadaluyan na ng tubig, kasaganahan at katiwasayan ang naging kapalit nito. Yung mga buhay ng farmers, yung umunlad dahil every 4 months ay makaharvest sila ng mga palay. Saka nakabili silang mga baka, mga karabaw dahil sa irrigation. Pag-start namin ng rice farming, with the irrigation, last December 21, 2005. At saka ngayon, this is our 9th cropping and so far it talagang okay good ang rice farming. Before, hindi nakapag-income ng 100,000 plus. Pero sa farming, ang area namin sa rice farm, ang total area dito is 2.3 hectares, but rice farm alone is 1.5. So far, nakaabot kami ng 180 plus kavans, kumikita ng mga 120,000. Although, you have to wait 3 buwan or 4 buwan. Yung lupa, pag ibinta namin, malalaki na ang value. Kapag irrigated area talaga ang land namin. Pag 1 hectare, hindi irrigated, bibilihin lang yun ng mahigit 100,000. Isi ngayon, pwede na ibinta mo ng 400,000 kapag irrigated. Noon, papunta kami ng kalsada doon sa ang Provincial Road. Magpahawal kami ng aming palay, tatlong sako, sangdaan yun ang bayad namin. Ngunit sa ngayon, almost 20 na lang ang bayad namin, yung malayo, yung malapit sa kalsada, lagay lang dyan, kunin ng truck. Noon, gagasto kami ng libur lang, papuntang kalsada, 5,000 to 6,000 ang 1 hectare. At ngayon, minimal na yung ginansya, napunta na sa amin, yung libur cost. Nabago ang kanilang buhay mula sa mga unproductive nila na mga palayan. Tumaas na rin ang kanilang economic way of life. Kung mayroong irrigation sa isang lugar, maraming benefits na pwede sila mag-pispan. Release ng ducks, yung itik, magkaroon ng itlog, baligya, income din yun. Noong unang kaming nagsasaka noon na walang irrigation dahil umasa kami ng ulan, isang sako lang binhi namin, ngay tanim namin. Ang maani lang namin yan ay 15 kaban, minsan ay 35. Sa ngayon, na may irrigation na kami, ako mismo, nakakuha na ko ng 148 sacks ang isang sako na binhi. Farmer, di lang mag-concentrate sa rice while waiting for the rice. Yung rice farming business, pero we have to wait for 3 to 4 months. So naisip namin na mag-hog raise, tapos yung manok, tapos nag-backyard gardening. Sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng tinatawag na proportional weirs, natugunan at naisakatuparan ng SPISP ang pantay na karapatan sa tubig at kita ng mga magsasaka. At para doon sa ilan pang pagsasaka rin ang buhay at ikinabubuhay na nais humiling ng tulong o daloy patubig. We wanted you to tell us na we need the irrigation project. That's the time that we come in. Kaya kung meron po kayo mga request, kailangan lang po buuin ninyo na ilang kayong mga magsasaka, sumulat kayo sa amin, or through the local government units, i-course nyo po doon. At sa aming mga opisina, lahat po ng probinsya, lahat ng region, mayroon po kaming office, ang National Irrigation Administration. Kami sa NIA, talagang yun lang ang layunin namin, na mapagserbihan ang mga magsasaka at pabigyan sila ng pinakamahalagang input sa production kundi yung tubig. Kami rin nagpapasalamat sapagkat kung wala naman yung farmers, wala rin yung niya. At kung wala naman silang inaani, wala rin tayong kakainin. Ang bawat simula ay merong katapusan. At sa bawat pagtatapos ay maaaring umusbong ang magandang simula. Sa mga farmers, supportan po yung irrigation natin. Panatiliin po malinis yung mga kanal natin. Gawin po natin yung pagkakaisa sa pagsulong po ng ekonomiya natin para po tayo hindi nahirapan sa ating pangkabuhayan. Walang ibang makapagbabago ng buhay nyo, hindi kayo mismo. Karamihan makarinig tayo ng anong
anong trabaho mo, farmer lang, mag-uuma lang. So, ang masasabi ko sa kanila na tanggalin yung lang, farmer, huwag nang lagyan ng lang. Kasi yung farmer, kumikita yung farmer. Negosyo din to. Dili nila ipaubos nga sila farmer. Kinang lang amog yung ipanghambog nga kami farmer. Kay pag-unsa naman ang mga tao kung walay farmer, unsa pa'y kaunon? Enjoyable yung farming. Nakaka-enjoy talaga. Dapat nang maging proud ang farmer dyan. Kasi galing yun sa kanila. Hindi yun kinuha, hindi yun binigay ng kahit sinong mababait na tao. But pinaghihirapan talaga nila yun. 10 taon ang itinalaga para sa proyektong SPISP. At sa loob ng 10 taon, natapos man ito, maraming buhay ang nabigyan ng maganda at masaganang simula. SPISP, nakita ko po napakaganda ng implementation. Well monitored and well supervised. Ako'y nagpapasalamat sa mga kasama ko sa NIA, lalong-lalo na dito sa proyekto namin sa SPISP. Yung mga kasama ko, may pagmamalaki ko sila. Malaki ang naitulong nila sa proyekto. Sila ay nagsakripisyo sa proyekto natin. Ang kooperasyon ng bawat isa ay hinahangaan ko. Sino ka man? Nasaan ka man? Nasa pagsasaka man ang ikinabubuhay mo o hindi, sabayan mo ang daloy ng mga pagbabago sa lipunan. Nang may positibong pananaw at malinaw na pag-asa. Ang NIA is very grateful to the funding institutions, particularly Asian Development Bank. Pasalamat kami sa Asian Development Bank na natuloy yung programa nila sa SPISP. We would like to thank ADB for providing us with this fund for the development of irrigation project in this community. Nagpapasalamat talaga ako. Maraming salamat. We are very thankful to this. SPISP sa ADB, maraming salamat. Malaking pasasalamat po namin. Salamat po sa kanilang suporta sa pagbigay ng funds. Natupad yung pangarap namin. Thank you very much for the support. Maraming salamat. Malaking pasalamat sa kanila. Daghan yung kaing salamat. Salamat po. Thank you very much for all the favors na ibinigay nila sa amin. Salamat. Thank you for kay Unique Manggood ang ilang programa sa SPISP. Pasalamat ko sa taga-ADB, sa NIA, SPISP. Sila ang nagbigay liwanag sa amin. Salamat sa SPISP, sa nag-finance nito na ADB, sa mga taga-NIA staff, sa mga IDO, sa lahat ng involved sa proyektong ito. Maraming salamat po. Sama-sama anihin ang
buhay ang lupa.